Oh my gosh. Nai-stress ako na naiinis ako. So ngayon kasi guys, medyo obsessed ako sa mga makeup, sa mga lipsticks. Tapos kapag binuksan nyo, nandito nyo na makikita ang totoong magic. So bala sa buhay niya. Hey, what's up? It's Lester and welcome back to my channel. So for today's vlog, magkakaroon tayo ng isang haul. And lahat ng items na nandito is from Lazada. May mga nagtatanong na kung bakit daw sa Lazada ako kumukuha ng halos lahat ng items na nire-review ko or yung mga ginagamit ko. So, meron kasi kung trust issues. So, wala kayong mga tiwala sa mga bagay-bagay. So, dun lang ako sa Lazada nagtitiwala as of now. Kaya, dun lang din ako kumukuha ng mga products na kailangan ko. So, without further ado, let's start. So, simulan natin yung haul na to dito sa isang item na meron ako. So, the first one is this stereo microphone. So, ito siya. So, ito, dahil nga may ginagamit ako ngayong maliit lang na microphone, so bumili ko ng medyo mas malaki-laking microphone para na rin mas malinaw yung aking audio and mas malakas yung aking boses. So, this one ay nakuha ko sa The Sony Shop. Tapos, yung halaga nito is 585 pesos. Tapos, ganito yung laman niya. So, basically, ganito lang siya kaliit. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, meron na rin siyang kasamang maliit na battery. So, para sa akin, sulit na naman siya dun sa price niya. Kasi, hindi ko rin afford pa sa ngayon yung mga masyadong malalaki at mahal na high quality na microphone. So, para sa akin, okay na rin. So, next item na binili ko sa Lazada ay etong halagay pa kasi siya. Etong Dazzling White Professional Strength Whitening Pen. So, this one cost 98 pesos na nabili ko sa LexPH. So, eto siya. Eto kasing nakita ko na to, para siyang brush. Tapos, ilalagay mo siya dun sa ngipin mo para pumuti. Tapos, sabi dito, whitens teeth 4 shades whiter in 1 week. So, para sa akin, effective siguro. So, kaya itatry ko. So, next item na nandito. So, ngayon kasi guys, medyo obsessed ako sa mga makeup, sa mga lipstick. So, eto, bumili ko ng isang set ng lipsticks from Kylie Birthday Edition Matte Liquid Lipsticks. So, this one cost 140 pesos na nabili ko sa Lazada, syempre. And, eto siya. Yan. Tapos, kapag binuksan mo siya, meron siyang 6 na shades. Tapos, nakikita ko lahat ng shades na nandito is wearable. So, etong shade na nandito, ayan. Ang unang shade ay exposed. So, next shade naman na nandito ay Candy Cane. So, ito siya. Tapos, yung susunod naman na shade, Coco K. Ayan. Medyo pink. And then, sunod is Kristen. Next one is Dolce K. And the last one, etong Leo. So, sa mga susunod na videos ko guys, gagawin ko to ng review and wear test. So, tignan nyo na lang or abangan nyo na lang kung ano ba yung nagagawa nitong Kylie Matte Liquid Lipsticks. So, let's move on to the next item. So, ito talaga yung excited akong buksan. This one cost 349 pesos na nabili ko rin sa LexPH. At ito ay isang malaking palette. So, ito siya. Ganyan yung itsura ng palette niya. Then, pag binuksan nyo, nakabubble wrap pa siya. Tapos, basically, ganito lang talaga yung itsura niya. Para siyang matte na black.
Tapos kapag binuksan nyo, nandito nyo na makikita ang totoo. Magic. 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 So, ayan yung colors niya. And hindi pa nagtatapos dyan. Meron pang isa. So, this is... Ito yung buong palette na nabili ko. Diba ang ganda ng shade? So, ito para ka ng rainbow. Pwede ka na gumawa ng kahit anong gustong look na gusto mo. And combination siya ng mga matte. And yung merong mga shimmers. So, ang ganda kasi nito. Tapos, yung colors pala nito is 120 colors. So, para sa akin, sulit na yung 349 pesos ko. Diba? Pero, doon sa mga prices pala nito, guys, kasama na doon yung shipping fee na 50 pesos. Kaya, ibawas nyo na lang kung magkano. And, ilalagay ko rin sa description box below kung ano yung mga prices at kung saan ko sila nabili. So, let's move on to the next palette. So, meron ako pang isang binili pa na palette. And, this palette naman cost 250 pesos. Tapos, eto naman is the Kylie Jenner One Open Palette. So, eto siya. So, nakita nyo na tong palette na to doon sa aking previous na makeup tutorial. So, ilalagay ko na lang siya sa description box below. Tapos, ayan, pagbukas nyo, eto siya. Ganyan yung itsura niya. And, pagbukas nyo, meron siyang, ayan, meron siyang pa-mirror and meron siyang, ayan yung mga shades niya. Tapos, natatanggal yung plastics niya. And, eto pala, guys, ay mga magnetic yung ano niya, yung mga pan niya. Kaya pwede mong ma-rearrange. Kaso nga lang, may iba yung hindi mo malalaman kung anong shade kasi dito nga naka-indicate sa kanyang cover yung name ng mga shades. Tapos eto rin is combination ng mga matte and yung merong mga shimmers. So, ayan. So, let's move on naman doon sa isa pang palette na meron ako. So, this is, ano, nakuha ko sa Lex PH. Tapos, this one cost 206 pesos. Tapos, ganito lang siya kaliit. Kaka-deliver lang nito. Kaka-deliver lang nito. And, ngayon ko pa lang ito bubuksan. So, let's see. 15 colors to na glitter eyeshadow. Oh. Oh my gosh. Ano to, Lazada? Bakit ganito kasabog yung palette? Oh my gosh. Paano ko to gagamitin? Nakaka-stress. Nai-stress ako na naiinis ako. Tingnan nyo guys, so ba't ganyan? Tapos yung iba parang tanggal-tanggal pa, tapos sabog-sabog pa dito sa may cover niya yung ano. Excited pa naman ako sa mga computers. So, bahala sa buhay niya. Tumuko muna tayo dito sa pinakalas na item na gustong gusto ko talaga. So, ito namang item na to is nagkakahalaga ng 545 pesos. Tapos, ganito lang siya. So, ito ay 9 inches dimmable LED ring light. So, ito yan. So, gustong gusto ko talagang bumili nitong ring light na to. Kasi, naghahanap din ako dun sa ibang shop. Tapos, hindi ko pa afford yung masyadong malalaking at yung pang professional. Hindi naman ang aso. Hindi ko pa afford yung mga pang professional na ring light. So, eto muna yung binili ko. Yung ganito lang siya kaliit. So, ayan.
Tapos meron siyang parang yung sa stand niya para pag ilalagay mo siya dun sa tripod. So meron siyang ganitong kasama. And ito siya. So itetest ko kung gagana ba to or kung ano ba yung effects nito. One eternity later. So ito siya guys, naisaksak ko na siya. And yung port pala niya is USB. Tapos meron siya ditong apat na button. Ayan. So kapag nasaksak mo na siya doon sa kanyang plug, iilaw ito. Tapos pag pinindot ko, ayan. Yung color niya is parang orange ba? Ayan. Tapos kapag pinindot ko ulit yon, mamamatay. Then, pag nakabukas na, meron dito minus sign, plus sign, tapos meron parang rotate na sign. So, pinindutin natin yung rotate. Itong pangalawa. So, yan. Nagiging color white siya. And, isa pa, combination naman siya ng parang yellow and white. Tapos, na-adjust din yung kanyang kung gano'n siya kadilim and kung gano'n siya kaliwanag. So, ayan. So, makikita nyo gagamitin ko to doon sa aking mga susunod na videos. So, sana nagustuhan nyo kung ano yung mga nakuha ko dito sa ating haul. And kung nag-enjoy ka, give it a big thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell para laging ka updated sa aking every uploads. So see you on my next video! Bye-bye!